nakikinig ngayon. Okay, hinga lang ako, Bro Kicks, ha? Mukhang tuloy-tuloy ka, Sir Marvin, ha? Mukhang tuloy-tuloy ka. Relax lang. Oo nga, eh. Pagod ka pa yata. Pagod ka pa yata. Ah, hindi naman, hindi naman. Okay, at upang formal po nating buksan ng ating episode ngayong araw na to, no? Inanyahin ko po kayong sumama sa ating pambungad na panalangin. Mahal naming Birhen de los Remedios, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. Amen. Okay, maraming salamat po sa mga umaantabay, no? Kasama ko pa rin po ang ating guest ngayong araw na to na nasa Zoom at sa kanilang bahay. Okay, so ngayong gabing ito, ang isa sa pag-uusapan natin is all about Advent. Ang titulo po na napili natin for tonight is The Gift of Waiting and Waiting for the Gift. At kasama ko pa rin po ngayong gabi, no, ang ating guest na si Bro Kicks at nanggaling pa po siya sa Libis, Quezon City. Yan. Gusto ko munang makilala kanila. Sino ba si Bro Kicks or sino ba si Bro Francis bago pa siya naging aktibo sa simbahan bilang asawa at ama ng pamilya? Ano ang mga karanasan mong naging susi para maging aktibo ka sa simbahan? Doon muna tayo sa first question. Magandang gabi po sa inyo lahat, Sir Marvin, and sa mga nanonood po ngayon. Greetings po from Quezon City. Ako po si Brother Francis. Brother Francis or Bro Kicks, tawag nga sa akin ni Sir Marvin. Brother Francis Iringco po from Quezon City and affiliated po ako sa simbahan, most especially sa charismatic movement for the past 30 years, 30 plus years. Hindi lang po sa charismatic, iba't ibang communities rin po tulad ng Cursillo, Prex, ano po ba, sa lay ministers, and also at the same time recollection and retreat speaker in various communities and universities here in the NCR. Okay. Diba ba, I'm 56 years old. Ayan, may asawa po, dalawang aking anak. Pare-pareho silang mula ngayon, may pasok sila. Sa mga nakikinig po ngayon, minsan ang hirap isimulan tong gaitong klaseng kwento, no, itong kwento ng buhay ko. Bago ako naglingkod sa simbahan, bago ako nag-asawa noong time na yon, magulo po ang buhay ni Brother Francis. Magulo ang buhay ko, hindi ako taong simbahan. Pumupunta ako ng simbahan para lang, wala lang, para lang nandun yung barkada, nandun yung mga kaibigan. Magulo ang buhay ni Brother Francis kasi po ako ay naligaw ng landas sa buhay. Kung di nyo po naitatanong, how can I share this? Isa akong dating drug addict at drug pusher. In fact, nahuli ako sa isang bypass operation. Nagyaryo po ako. Ewan ko lang kung nakikita nyo dyan sa ano, view. Nakikita yung ring light. Eh. Ayan. Medyo malabo, no? Okay. And that was way back in 1990. At yun ang naging daan para tawagin ako ng Diyos na maglingkod sa Kanya. Bakit po? Kasi dumating yung punto na alam mo na nga masama ang ginagawa mo. Gusto mong magbago pero hindi mo magawa eh. Kasi nga, that's the word addicted, no? May humihila sa'yo pabalik sa buhay mo, dun sa ginagawa mong hindi maganda, na kahit gusto mong pilitin mo magbago, hindi mo magawa. Until I found myself praying sa harapan ng Sacred Heart of Jesus. And I will never forget those 6 words I said. Lumaki ako sa mga eskwelahang Katoliko, kabisado ko yung mga memorized prayers, pero ito yung nanggaling sa puso kong panalangin. Yung 6 words na yon, Lord, hindi ko na po kaya. Simpleng-simpleng panalangin coming from the heart. Hindi naman ako answered prayer agad noon, no? Siguro mga ilan buwan pa yon until one time, tinawag ako ng tatay ko. Anak, sumama ka, sabi niya. Sabi ko naman, saan dad? Sabi niya sa isang CLSS. Hindi ko pa alam kung ano yung LSS during that time. Ang tawag doon sa CLSS ay Catholic Life in the Spirit Seminar. Ito yung ginagawa sa charismatic. So nung sinabing charismatic, medyo nailang ako kasi nga taas-taas ang kamay, may sayawan, yun ang pagkakaalam ko. Pero pag lumaki ang mata ng tatay ko, kinakailangan sumunod ako. Ewan ko ba sa panahon ngayon, luwa na yung mata ng mga magulang, ewan ko lang yung mga anak hindi sumusunod. Bakit kaya galon, no? Eh, nung panahon natin, no? Or panahon ko, talaga pag dumilat yung magulang mo, or lalo at lolo at lola, dapat sumunod ka. Di sumunod ako. And I thank God for using my dad, yung tatay ko, as instrument na dinala ako sa isang Catholic Life the Spirit Seminar. Tatlong araw yun, February 1993. Magbabalik pa rin po ang programang
nakikinig at nagpaparamdam. Like ko, love ka. Magbabalik pa rin po ang programang Nakikinig at Nagpaparamdam. Like ko, love ka.